Ang iyo bang karelasyon ay napakatigas ang ulo or ang iyong anak ay napakatigas ng ulo nito at hindi kayo sinusunod? Kung yes, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. At sa araw na ito ay isa na namang video ang ating ituturo sa inyo na simpleng gabay, simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong-gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. And bago ko rin umpisahan ang lahat, i-shoutout ko muna ang mga nagpapa-shoutout. Sila ni Sis Annabel Takeda from Japan. Sis Faida Chanel from Kuwait, Boss Remy Ginsuli from Malandag, General Santo City, and also Arnel Taluza, Arinyug Arinyaga or Arinyego, Sis Ima Tapel, and Catherine Mabatid from Cebu City. Hello po sa inyong lahat and thank you sa pagpapa-shoutout. And kung gusto nyo rin magpa-shoutout, huwag kayong mahiya na mag-comment sa baba para ma-shoutout ko rin kayo sa next video. And ngayon, ang ating topic ngayon, kung paano natin mapapasunod ang ating napakatigas na ulo ng ating mga anak o ang ating karelasyon. Yung tipong hindi tayo sinusunod. At ayun, napakasakit sa ating ulo dahil ayun na nga matigas ang ulo nila at hindi nakikinig sa atin. May paraan tayo dyan paano natin mapasunod ang ating karelasyon o ang ating anak. Dahil lahat naman tayo gusto natin ng ating mga anak ay hindi matigas ang ulo at masunurin ito sa atin at higit sa lahat, marespeto. Ito ang ating ituturo sa ngayon sa mga nagre-request nito dahil meron na akong na-upload dati. Ngunit hindi ko na makita sa daming videos na aking ina-upload. And sa mga nagre-request ito ay gumawa na lang ako ng bago para maano ko sa mga hindi na nakapanood nung una kong mga videos na in-upload noon. Kaya ito ngayon ay napakasimpleng pamamaraan lamang at alam ko na makukuha nyo lang sa loob ng inyong bahay. And syempre, ayun na nga, kailangan lamang natin na magtiwala tayo sa ating mga ginagawa kung gusto natin mapasunod ang ating partner o ang ating mga anak. Napakasimple lang ang ating mga kailanganing materialis. Una, kumuha lang tayo ng garapon, ng babasagi na garapon or buti. Kumuha ka ng buti or garapon, pili ka lang basta't babasagin. Mas maganda talaga kung babasagin ang ating gagamitin para malakas ang energy nito and kailangan din natin ng isang buong dahon ng laurel and maliit na papel and syempre panulat na rin kailangan natin and last kailangan natin ng vinegar. Kailangan natin ng suka. Malalaman ninyo kung ano ang ating gagawin sa suka and syempre kailangan lang talaga na may lubos kang paniniwala kung gusto mo mapasunod ang iyong partner o ang inyong anak. Kailangan na magtiwala ka sa iyong ginagawa at hindi pwedeng subukan mo lamang. Kailangan isa puso mo talaga ang inyong paggawa dahil kapag gagawa ka lang and try nang try ka lang tapos wala naman sa iyong isip, wala sa iyong puso, ay wala din itong talab sa inyo. Kaya kailangan na ibuhos nyo na dito sa inyong paghiling kung gaano ninyo kagusto na mapasunod ang inyong karelasyon o ang inyong anak. Ngayon, paano ba natin ito gagawin? Ang gagawin lamang natin is isulat natin ang buong pangalan at apelyido ng iyong anak or kahit kung halimbawa ang iyong anak dalawa tatlo, pwede mo sa isang papel ay isulat mo ang kanilang mga pangalan. Hindi pwedeng ito lang ay maliit. Kumuha ka ng medyo malaki-laking papel at isulat mo doon yung pangalan ng iyong anak o pangalan ng iyong partner, ng iyong asawa. Isulat mo na lahat.
pangalan ng mga anak mo at pangalan ng partner mo, in short, asawa mo. Isulat mo sa malaking papel. Dahil ang papel na pinakita sa inyo ay maliit lamang. And ayun, kapag nasulat mo na dito ang pangalan at apelyido ng iyong anak at ng iyong partner or asawa, ang gagawin mo lamang ay tupiin mo lang ito ng tatlo or dalawang beses. Ikaw na ang bahala. Ikaw na ang bahala. And ayun, ang gagawin mo lamang kapag natupi mo na ang gagawin mo dito sa ano, kumuha ka ng pintil pin or color pin na pwedeng mag ano, pwedeng magtinta dito sa ating dahon ng laurel, dahil ang ating ball pin kasi is kapag isusulat natin dito sa dahon ng laurel is nasisira siya. Dahil hindi nagtitinta talaga yung ating ballpen dito sa laurel. Kaya kumuha na lang kayo ng pintle pen or color pen. And syempre, kaya magpili na lang kayo ng medyo malaki-laking dahon ng laurel para maisa mo or magkasya, ikasya mo ang pangalan at apelyido ng iyong mga ginagawan, ng iyong mga target. And ayun, kapag nasulat mo na dito lahat, ang pangalan at apelyido ng iyong target dito sa laurel, ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng suka. Siyempre, kumuha ka ng medyo maliit lang na garapon dahil napakalaki ng ating garapon, no? Ang gagawin mo lamang, kumuha ka kahit 1/4 lamang. Kahit 1/4. Tapos, lagyan mo ng suka. Kahit anong suka, ha? Coconut vinegar or kahit na anong vinegar, basta ito ay suka. Basta suka lamang. And ayun, kapag nalagyan mo na ito ng suka, ang gagawin mo, yung papel natin is ilunod mo lang dito sa may suka at yung dahon ng laurel. Ayun, kapag nandito na sa loob yung iyong mga materyales, ang gagawin mo, itapat mo lang ito sa iyong bibig or sa iyong baba. Hilingin mo na dito lahat-lahat ang kanilang pagbabago. Halimbawa lamang ay ang iyong anak or ang iyong asawa. Siyempre, una mong banggitin pangalan at apelyido ng iyong asawa. Kasunod, pangalan at apelyido ng iyong mga anak, kung ilan yung mga anak mo ang ginawan mo. And ayun, kapag natapos ka ng natapos mo nang banggitin ang pangalan at apelyido ng iyong asawa at ang iyong mga anak, ang gagawin mo direct to the point na humiling ka. Huwag kang gumamit ng sana, nasabihin mo sana ay magbago na sila. Ang sabihin mo, pagkatapos mong banggitin pangalan at apelyido ng iyong asawa at ang iyong anak, sabihin mo, kayo ay magbabago na, hindi na magiging matigas ang inyong ulo at sundin nyo na ang lahat ng mga inuutos ko sa inyo at kailanman ay hindi na babalik ang dati ninyong ugali na napakatigas ng inyong mga ulo at hindi kayo sumusunod sa akin. Ngayon ay susundin nyo na ako kung ano man ang inuutos ko, ay susundin ninyo ako at para din naman ito sa inyong kabutihan at maging mabait na kayo, maging masunurin kayo mga anak sa inyong ina at ama. Basta kayo na ang bahala na kailangan galing sa iyong puso kung gaano mo sila kagustong mapabago at mapasunod mo sila. And ngayon, kapag natapos ka ng magwis, ang gagawin mo lamang ay takpan mo lang itong garapon and i-shake mo lang ito, hayaan mong madurog-durog yung dahon ng laurel sa loob at yung papel, dahil ganun naman talaga madudurog lalo na't sinishake mo palagi. And ngayon, kapag natakpan mo na ito, ang gagawin mo lamang ay pwede mo itong ilagay sa ilalim ng iyong higaan sa iyong kama. Pero kung wala kang ilalim ng iyong kama, ilagay mo ito kung saan na pwede mong maitago na hindi makikita ng iyong mga anak or hindi makikita ng iyong asawa. And
araw-araw pwede mo ito si pwede mo i-shake and ayun magwiwis ka lang pangalan at apelyido ng asawa mo at mga anak mo at yung kahilingan mo at i-shake mo lang ito at pwede mo itong kinabukasan ay ibilad mo ito sa araw ng kahit na kalahating oras lamang ay painitan mo tapos humiling ka, pumunta ka sa may silangan at humiling ka doon na kabaguhan o pagbabago ng iyong anak at iyong asawa, hilingin mo na lahat-lahat and ayon, isi-shake mo lang ito, hayaan mo hanggang magbago sila. Huwag mo muna itong itapon hanggat hindi mo nakikita ang kanilang pagbabago. And ayon ko, pag nakita mo na ang pagbabago nila at gusto mong gawin ito ulit, pwede mo naman itong gawin ulit at yung ginawa mo nung dati, pwede mo naman ito itapon. Kung saan mo pwede itapon, itapon mo na. And ayun, pwede mo silang gawan ulit kung gusto mong gawan ulit. And kung magtatanong kayo, kailan natin ito gagawin? Gagawin natin ito ng Tuesday or Friday. Pwede natin ito ngayon gagawin dahil Friday. And kahit anong oras ay walang problema pero mas maganda kung umaga natin ito gagawin. And pwede rin tayo gumawa sa new moon or full moon kahit anong oras or kahit anong araw basta new moon or full moon lang talaga ito. At kung may mga katanungan kayo, may mga request, mag-comment lang kayo sa baba para ma-replyan ko kayo. And pasensya na rin minsan kung hindi ko ma-replyan lahat-lahat dahil nga sa hindi ko na makita dahil napakarami nyo ng mga comment and syempre busy din ako kaya ito sinisikap ko talaga ma-replyan ko kayong lahat mapa Messenger at YouTube. Sinisikap ko talaga na ma-replyan ko kayong lahat. And ayun, salamat po talaga sa mga pag-intindi ninyo sa akin and don't forget to subscribe to my channel. Bye-bye everyone. God bless us all.